Sige nga, turuan mo nga kami. Kunyari, may nakikinig dito ngayon na may extra na pera. Mga magkano kailangan at paano tutubo? Tips naman po sa mga bago sa credit card naman. O, paano naman? Sige. Kahit sabi ko nga, kahit umiyak tayo ng dugo, hindi babalik ng banko sa ating pera niyan. Ang galing na para professional. From the bank daw sila, bibigyan ka ng free gift, bibigyan ka ng GCs, papalitan yung credit card mo. Being Filipinos, di ba? Gustong-gusto natin, uy, ganda ng reward, bibigyan daw tayo free money. So, nauuto sila. Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po isang content creator na taga San Juan City. Talagang pina-follow ko to. Nako, grabe ang galing-galing nito. No other than Mr. Jax Reyes. So sa palagay mo, ano yung purpose mo ngayon sa life? I really want to help more Filipinos. It's really to uplift them in terms of having access to good credit at saka syempre maximizing their peso. Naging inspiration kita, coach, na how do we inspire and help more Filipinos? Kasi the Philippines has a lot of potential. And yun lang kailangan natin, how do we help more people? Kasi pag tinutulungan ko sila, mas napapatuwa o napapasaya. Saan nang galing yung parang puso na talagang tumulong sa karamihan ng mga tao, lalo sa mga tao na naghihirap? Ever since sa school, every Saturday, we have program called Para Kay Kiko. So ito, we extend help and we teach public school students. So that's where it came in. And then, lagi ako nag-volunteer for UKAY. And every time na nakikita ko nakakatulong ako, iba yung pasasalamat na nakikita mo sa mata ng tao. That's what makes me say na ito yung gusto kong gawin. Yeah, wow. Even up until college, wow. I was always doing volunteer work, education and health. Paano ka na-train na maging responsible pagdating sa pera? My mom was always the one na mas maipon. Siya talaga always for the future ang pag-iisip. I remember one thing na sinabi niya sa akin. Pag may luho kang gustong bilhin or an item, sabi niya dapat 10 times na money na yan ang nasa bank account mo. Wow! And one thing na naalala ko ang coach, and we were talking back then, yung sabi mo, always look at it in a bigger scale. Yeah. Ang tipid mo, dapat huwag mo tingnan sa tipid mo for that day. Tingnan mo siya in a whole year. Tama. Kaya even up until now, naalala ko yan. Every time nagko-compute ako hanggang ngayon, ganyan ako mag-compute. O, magkano yung natitipid ko per year? Galing, no? Grabe talaga. Tapos yung kay Papa naman, naturuan ka naman at a very young age to become responsible. Ano nang naging impact sa'yo nung gumagamit ka ng credit card ng bata? Yung talaga iniisip ko yung parang magkano ba yung meron ako, number one. Kaya ko ba siyang bayaran? Also, the control. Yun yung laging naiisip eh, nababawon ng tao sa utang because of credit card. Tama. But because wala siyang control. Hindi mo talaga alam na pera mo ba talaga to. Umabot ka ba sa punto niyon dahil nga may freedom ka to use the credit card, umabot ka ba sa punto nagkautang ka at di mo nabayaran? Ano sagot? No pa naman. Dahil sa simula, I had that firm belief na hindi pwede alamin mo magkano budget lagi. Ang nagiging problema ko, baka hindi ako naka-invest for my future. Yun yung parang pinaka-regret. But never naman ako to a point na nagkautang-utang ako. Ang tanong kay Jack, nakakapag-ipon ba si Jax? Yes. Oh? Now, yes. Especially during the pandemic, mas lumaki yung mga savings kasi nga nakakulong sa bahay. Now, that's why lagi ko ako in-espouse yung pagtitipid na lang. Kasi mas malaki talaga yung natitipid ko ngayon. Because hindi na ako bumibili na masyado maraming gamit. Iniiba ko na yung pag-iisip eh. Dati kailangan ko ng validation. Now, mas komportable na ako sa sarili ko. Well, let's talk about yung validation dati. Yung validation na, magkano nagagastos mo? Mahilig ako sa bags, coach. Mga magkano yun per ano? Depende, di ba? Minimum. 100. Grabe ka! Paano? Kung nakita mo, gusto kong bilhin yan, paano gano'n? Parang gano'n. Di, pag-ipunan ko yan, mag-isip ako ng paraan kung paano talaga siyang kitain. Mukhang nasisira mo yung rule ng times 10. Oo, back then. Buti na lang, never naman nagkabaon. Okay. May savings pa rin. Ngayon, nung nag-iipon ka, saan mo dinadala ipon mo? A lot still on savings, I still have a big portion. But investment, I believe in funds kasi. Paper assets? Paper assets or now, lahat digital na, kaya mas madali. Sige nga, turuan mo nga kami. Kunyari, may nakikinig dito ngayon na may extra na pera, mga magkano kailangan at paano tutubo? Ang funds right now for as low as 50 pesos meron na. Even in GCash right now may funds siya, may GFunds sila for as low as 50 pesos. Kailan ka nag-umpisa? 2021. Magkano na invest mo ulit? 15,000 pesos yon. Tapos 3 years ko, iniwan ko lang siya. Pinabayaan mo lang? Iyaan ko lang, gusto ko lang makita for testing purposes. Nasa 17, 5, 17,
Ilang percent yun? 20% increase yun. So, 20% in 3 years time. 3 years time. Oh, not bad. Not bad. Not bad. 7% interest per annum. And then ngayon, tips naman po sa mga bago sa credit card naman. O, paano naman? Sige. Pag bago mag-apply, maghanap ng promo muna. Kung mag-apply ka ng credit card, yung may welcome gift ang lagi ko sinasabi. Kasi sayang yun eh. Paminsan, nagkakaroon ka ng free cash credits yung pwede mo i-convert yung points mo to your money. Pangbawas sa bill mo. Number 2, always know your money. Ang paminsan nagiging problema is feeling mo itong credit limit na binigay ng banko. Free money? Free money siya. 15,000. Tapos minax out mo siya. Surely, hindi natin mababayaran yung binili mong mga gamit na yon. So, lago sinasabi, kung wala kang cash, huwag ikaskas. Kung you don't have the cash, huwag mong ikakaskas sa card yan. Kasi it's the same eh. Kahit installment man yan, kung hindi mo siya kaya bayaran in full, huwag mo pa rin siya ikaskas. Ano naman siguro ang mga nagiging negative side naman ng mga stories ng mga taong gumagamit ng credit card? Number one, yung typical na naririnig natin, yung nababaon sa utak. That's the one thing. Yung dahil nga, nabaon sila because overspending, walang budget. Also, yung uso sa Pilipinas, yung nagpapakaskas. Meron? Marami. Kaya parang it pains me talaga pag nakakakita ako ng messages na hindi mabayaran or biglang tinakbuhan siya kasi pinagamit niya sa ibang tao. Kaya lagi siya sabi, huwag niyo ipagamit yung card mo. So that's one. And the other one is maraming scammers ngayon. Can you please educate yung mga tao naman paano sila na-scam? Yes. Yung tumatawag sa inyo, feeling na humihingi ng one-time pin. Kaya nga siya, diba, one-time pin, lagi natin rin-remind na huwag ibigay kahit kanino. Pero ang gagaling kasi ng scammers right now. So, kunyari, pag tumawag, ano sinasabi? Ang galing na para professional. From the bank daw sila, bibigyan ka ng free gift, bibigyan ka ng GCs, papalitan yung credit card mo, no annual fee for life na daw ang credit card mo. Yung annual fee kasi ito yung binabayaran mo sa credit card mo for you to be able to use. So, syempre, ikaw, parang, ay, ang ganda ng rewards. Being Filipinos, di ba? Gustong-gusto natin, uy, ganda ng reward, bibigyan tayo free money. So, nauuto sila. Nabibigay mo yung OTP, nabibigay mo yung card number, nabibigay mo yung expiry date, at saka syempre yung importante yung sa likod, CIV digit. CVV number. Yes. Kung nabigay mo na yan, at nabigay mo na yung OTP, last defense na yung OTP eh, kahit sabi ko nga, kahit umiyak tayo ng dugo, hindi babalik ng banko sa ating pera niyan. And FYI, hindi lang sa promise yan. Pangalawa, ang diskarte ng mga iba, sasabihin na compromise ang credit card mo at may gumamit. Para ma-block natin to, we have to do verification. Kung hindi natin na-block to, baka tuloy-tuloy yung paggamit, matcha-charge sa'yo, kawawa ka naman. Ang lagi kong payo, pag ganun, tawagan yung bank. Pag hindi mo alam yung number, wag mo na ring sagutin. Kahit ako ngayon, hindi na ako sumasagot ng unknown number. And if I'm not sure kung banko siya, tawagan niyo yung banko. Sabihin niyo na lang, thank you so much, baba. And I don't answer with yes. Yan yung ina-avoid ko, oo at yes. Ano? Kasi mo paminsan, pag tinawagan kayo ng hack ng scammers, pag nag-yes kayo, pwede nilang i-record yung yes mo. Yung pagsasabi mo ng yes at oo, pwede mong gamitin yan para pag-agree sa mga contract. Iniiwasan natin yung yes, oo. Maraming tactics ngayon, especially now, especially with credit card fraud. Ang dami, ang laki. Yun yung downside naman. Okay, let's talk about Kaskasan Buddies. So, Kaskasan Buddies, we created this community for, you know, credit card users, for tipid hacks, for tips, tricks, and even beginners are all welcome. Ang goal talaga here is to help the community na huwag matakot sa credit card. So Jax, please give an advice sa mga taong mga, syempre, let's talk about yung pinagdaanan mo. What can you tell them? Self-love is never selfish. That's one thing that I've always tried to live out now. Kaya parang lagi ko inisip ngayon, ano ba yung unselfish way of loving myself? Ano yung kailang balik sa akin? Kaya pag bumibili na ako ng gamit, gusto ko ba talaga tong gamit? Pag nag-i-invest ako, para sa akin talaga siya, para sa future ko. Kaya self-love will always never selfish. Love yourself first, ano yung balik muna sa'yo. So every time you buy something, isipin mo gagastos ka ba, ano ba yung pwede mong ibalik muna sa sarili. Wow. O sige, please invite them at Kaskasan Buddies. Go. Sa lahat ng Iponarios, I'm inviting you to join syempre Kaskasan Buddies. Sa Facebook po ito. Lahat po ito, you're welcome. Beginners, non-beginners, expert, marami po tayong pwedeng matutunan sa loob. Lahat ng mga tips, tricks, ano yung latest promo, saan po tayo mas nakakatipid as well. And syempre, I have my Facebook page, my TikTok account, JaxReyes_. Pwede niyo po akong i-follow doon. Lahat po ng mga tipid tips, doon ko rin po sinishare. How to use your credit cards wisely. Gumagawa ako ng content araw-araw. And syempre, sumasagot ako sa mga katanungan nyo. Maraming salamat, Jack!